Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron akong gustong sabihin sa inyo, isang bahagi ng ating ebanghelyo, yung unang bahagi na ewan ko kung may napansin kayo. Ito ha, pakinggan ninyo. Nung panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. May napansin ba kayo? Kung alam niyo yung mapa ng Holy Land, papakita ko, no? Ito yung nangyari. Oh. Ewan ko kung nandyan ba? Okay. Ayan. Tignan niyo, nasan yung Tiro? Ayun. Tapos, pupunta siya saan? Sa lawa ng Galilea. Pero saan siya dumaan? Sa Sidon. Nasan yung Sidon? Nandun sa north. Tapos bababa pa siya sa lawa ng Galilea, tapos matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Parang sinabi mo, nasa Maynila ka at pupunta ka ng Calamba at nagdaan ka ng Tarlac. Naiintindihan nyo? Okay. Anyway, it's a minor detail, pero yan ay isang katangian ng Ebanghelyo ni San Marcos. Hindi siya ganong pamilyar dun sa geography ng Holy Land. Kaya huwag kayong mag-alala, pag hindi kayo ganong pamilyar, mismong si San Marcos, hindi siya pamilyar. Pero anyway, ano yung mahalaga rito? Kung ano yung mensahin niya? At meron akong siguro igagawing comparison, no? Ewan ko kung nakaranas na kayo nang makakita ng isang tao na namamatay, a dying person. Siguro yung mahal ninyo sa buhay, nandun kayo sa tabi niya. Pero sabi nila, parang yung kapag pinapanganak yung isang tao na merong proseso, di ba? It unfolds in stages. Yung body nagta-transition from non-being, no, to life. Pero pag namamatay, parang ano rin yan, pagsilang din yan. Yung transition of the body from life to death, it is in stages. Of course, even in cases of unexpected natural death, parang merong order na sinusunod kung ano yung unang nawawala sa tao. Isang palliative care specialist, si James Hallenbeck, sabi niya, yung namamatay daw, nawawala unti-unti yung mga senses nila, yung kanilang pandama, yung senses, no? In a specific sequence. So kapag namamatay, ano yung unang nawawala? Sabi niya, no? Unang nawawala yung appetite, tsaka yung thirst, yung gutom at uhaw, yung ganang kumain. Bakit? Kasi hindi na nangangailangan yung katawan ng pagkain o ng tubig. Tapos yung digestive system, hindi na siya ganun ka-efficient. Tapos yung energy mo, unti-unting nawawala. Tapos habang nawawala yung lakas mong yun, pati yung pananalita mo, yung speech, it also becomes difficult. Tapos yung tao, parang mawawala na rin yung kanyang abilidad para makipag-communicate. Pagkatapos mawala ng pananalita, ng speech, anong nawawala? Yung vision. Yan. Yung paningin. Tapos yung tao, nakakakita lang siya ng mga bagay na malalapit sa kanya. Ano yung nakikita niya? Hallucinations. Kaya kung minsan nakikita niya yung mga nauna na sa kanya. O kaya yung mga nawalang mga pets, mga alaga. At yung nakikita niya, o yung mga mata, pag nakita mo, para siyang yung glazed, no? Yung parang may maluha-luha, tapos nawawala na yung kanyang muscle tone. Tapos yung tao, hindi na siya aware dun sa mga nasa paligid niya. Ang susunod na nawawala yung pandama, yung touch. It's one of the last senses to go. So, yung namamatay, nararamdaman pa rin niya yung presensya ng mga malapit sa kanya, yung mga nandoon, kapag siya'y hinihipo, no? When they touch him, maski na halimbawang comatose na siya, unconscious na siya, nandun pa rin, nadaraman niya. At ano yung consolation doon?
yung pain hindi na niya nadarama pag nawala na yung touch. Ano yung huling nawawala dun sa tao? Yung pandinig. Na maski na hindi na responsive yung tao, yung kanilang utak, na po-process pa rin nila yung naririnig nila. Merong isang ano experiment dito, no, yung EEG na nakita dun sa ano na dun sa mga namamatay na pasyente, aba, nagre-respond sila katulad ng response ng mga healthy na tao. Ano yung ibig sabihin nun? Na nakakarinig pa rin sila hanggang sa kahuli-hulihan. Kaya itong huli na ito, parang nagbibigay pa rin sa atin na ayun, may connection pa rin yung namamatay dun sa kanyang mamahal sa buhay, maski na dun sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Yung pandinig, ito yung huling mawawala sa atin. Siguro tanong natin, no? Paano kaya yung mundo kapag hindi tayo nakakarinig? Siguro yung iba, mas bibigyan nilang halaga. And all of us, siguro yung pinakadakilang pandama natin, sense, ay yung nakakakita tayo. Pero isipin ninyo, paano kung hindi tayo nakakarinig? Yung ebanghelyo ngayon linggo na ito, ngayon, ay mula kay San Marcos. At ano yung pinapakita niya? Yung isang napakagandang eksena sa buhay ni Jesus at ng kanyang maalagad. Pinagaling ni Jesus yung isang bingi at pipi. Kasi magkarugtong itong dalawang bagay na ito. Kung nakakarinig ka, maayos yung pananalita mo. Kung bingi ka, halimbawa, especially those born deaf, hindi nila alam paano magsalita. Ano yung pagkabigkas ng mga salita? Kasi hindi nila naririnig. So they're connected. So pinagaling niya ito. At ano ang nakita natin? No? Isang makapangyarihang sandali. Hindi lamang sa kanyang himala, kundi pinakita nitong mensahe tungkol sa tunay na misyon ni Kristo. Narinig natin kung paano yung pagpapagaling. Ginamit ni Jesus, no? He really used the senses of the person. He used touch also. Hinipon niya yung tainga ng bingi. Hinipon niya yung dila. Ano narinig nating salita mula sa kanya? Ephphatha. No? Ayan yung salita na Ephphatha. Makikita ninyo. Yung Ephphatha na yan, yung pagkabigkas natin na narinig natin, yun yung based dun sa Greek. No? Yung slide natin, makita nyo kung ano yung salita na yan. Pero yung original niyan ay yung Aramaic. Yung Aramaic ay, o yung Aramaico, na salita ay Ephphatha. Okay? Ephphatha. Anong ibig sabihin niyan? Mabuksan ka. Ito'y nagbibigay diin sa ating ebanghelyo ngayon na hindi lamang basta inuutos ni Jesus yung pagpapagaling. Ano ginawa niya? Yung ebanghelista natin, inilararawan niya yung isang personal at mapagmalasakit na pagkilos. Ito something personal. Hindi yung, oh sige, gagaling ka na. Ephphatha. Hindi. Dinala ni Jesus yung lalaki sa isang tabi, tapos hinipo yung kanyang mga tainga at dila, tapos tumingala siya sa langit, tapos binigkas niya yung salitang ito. That personal touch from Jesus. So ano yung makikita natin? Isang malasakit mula kay Jesus. Yung kanyang pakikiramay sa mga nangangailangan. At hindi lamang ito physical na pagpapagaling, kundi isang pagbukas ng puso, isipan at kaluluwa ng pinagaling niya. Tapos pinakita rin ito kung paano tayo binubuksan ni Jesus sa bagong buhay. Pinalaya mula sa mga hadlang, maging ito man ay physical, emotional, or spiritual. Mga kapatid, lahat tayo, kailangan natin marinig itong Ephphatha sa ating buhay. Siguro hindi tayo naman tayo physical na bingi. Ngunit minsan,
nagiging bingi tayo sa mga tinig ng pangangailangan. Kung minsan bingi tayo dun sa tawag ng Diyos. Ngayon, dun sa mga salitang yun, Ephphatha, mabuksan ka para makinig ka. Inaanyayahan tayo ni Jesus na maging bukas. Bukas sa Kanya. Bukas sa kapwa. Bukas ba tayo dun sa kagustuhan ng Diyos? Nakikinig ba tayo sa Kanya? Before we make an important decision, do we pray? Do we listen to the Lord? Lord, ito po yung gusto kong mangyari pagkatapos ng high school ko. Ito yung gusto kong kurso. Yes, yan ang gusto mo. Pero you pause, you pray, at makinig. Be opened. Ephphatha. Pagkatapos nung himala na ginawa ni Jesus, ano yung tugon ng mga tao? Ito noon, lubhang ng gilalas yung mga tao. Tapos yung wika nila, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Ibang translation, ginawa niyang lahat ng bagay na maayos. He has done everything well. Alam nyo, ito'y mababasa rin natin, a very similar expression from the first book of the Bible, from Genesis. Di ba nilikha ng Diyos yung liwanag, tapos yung tubig sa taas at sa dagat, no? Pinaghiwalay niya, etc. And then after each stage, ano yung maririnig natin? And He saw that it was good. Nakita niya ito'y mabuti. Yun yung nakita ng mga tao. Ginawa ni Jesus ang mga bagay na ito. Ginawa niya mabuti. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Ano makikita natin dito? Na sa pagdating ni Jesus, there's a new creation. Na sa pamamagitan ng pagpapagaling ni Jesus, siya ay nakikibahagi sa muling paglikha, sa pagbabalik ng nasira at nawawala. At tulad ng Diyos na lumikha ng mundo na mabuti, si Jesus ay naririto upang muling likhain, pagalingin at ayusin. Tingnan ninyo yung buhay ninyo, maayos ba? Mabuti ba? Kung kita ninyo na medyo magulo yung buhay nyo, marahil kailangan ninyo na nandun si Jesus para masambit ninyo pagkatapos, ang lahat maayos dahil ginawa niya ang lahat ng maayos. Ngunit yung pagpapagaling ni Jesus ay higit pa sa physical na himala. Anong pinapakita nito? Yung mas malalim na layunin ng kanyang misyon, yung pagliligtas sa sangkatauhan mula sa sumpa ng kasalanan. Hindi lang pinagaling yung pipi at yung bingi mula dun sa kapansanan na yun, pero pinagaling niya tayong lahat mula sa tiyak na kamatayan. Nung siya'y tumingala sa langit, na narinig natin, tapos huminga ng malalim bago sabihin yung Ephphatha, parang sinasabi niya, pinapahiwatig niya, yung sakripisyon niya sa krus, kung saan ganap niyang pagagalingin ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Narinig natin yung unang pagbasa, ito'y talagang akmang-akma dun sa ating ebanghelyo dahil pinili ito, no? Ano'y nakita natin? Yung paghahanda para sa kaligtasan ng Diyos. Sabi, narito ang iyong Diyos, siya'y darating upang kayo'y iligtas. That prophecy of Isaiah, pagbukas ng mga mata ng bulag at paglilinis ng tainga ng bingi, kanino ito natupad? Ito'y natupad kay Jesus sa kanyang pagpapagaling. Hindi lamang sa tayngan nitong taong ito, kundi sa pagbukas ng daan tungo sa buhay na walang hanggan. Yung ebanghelyo ngayong araw na ito, inaanyayahan dito na pagnilayan kung paano tayo nakikitungo sa kapwa. Na yung pagpapagaling nitong taong ito ay nagbigay sa kanya ng kakayahang makipag-usap at makipag-ugnayan ng malinaw. So ganun din tayo, yung pananampalataya natin,
Ito'y nagpapahiwatig sa atin na mabuhay ng bukas sa isa't isa. When we hear Ephphatha, be open. Be open to the one beside you. Be open to your neighbor. Maging mapagmalasakit. Na alisin yung mahadlang na humihiwalay sa atin. At yun yung nakita natin sa ikalawang pagbasa mula kay Santiago. Pinapaalala sa atin na isabuhay yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtanggi sa pagtatangi. Wala tayong kinikilingan, wala tayong diskriminasyon. At yung tanong natin, tayo ba'y nakikinig sa mga sigaw na mahihirap o tayo'y bingi sa kanilang mga pangangailangan? Ngayon ay September 8. Normally, if it's not a Sunday, we're celebrating the Nativity of our Blessed Mother. Pwede pa rin yung celebrate, no? It's just that liturgically, we're celebrating the Sunday, the Sunday of Ordinary Time. Pero ano yung makikita natin? Na yung ating mahal na birhen, ganun. Nung nasa Cana, nakita niya yung pangangailangan ng iba. Bakit? Bukas ang ating mahal na birhen. Yung ating pananampalataya ay totoo lamang kung ito'y makikita sa ating pakikitungo sa kapwa, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. At si Jesus, yung bumubukas ng ating mga tainga at puso. At ito'y hindi lamang para sa ating sarili, kundi upang maging instrumento tayo ng kanyang pagmamahal at pagpapagaling sa mundo. Tingnan natin uling Ebanghelyo. Tulad ng mga tao na naroon, tinatawag din tayo na ipahayag yung kabutihan ng Diyos at ibahagi ang mensahe ng kanyang habag at pag-ibig. I'd like to end this homily, no? Dito sa isang storya ng isang bata. At yung bata na yon, pinanganak siya, bingi, and of course, pipe, no? Nasaan siya? Isang maliit na komunidad. At yung mga magulang niya, hindi nila alam mag-sign language. So, ano yung kanilang kahirapan na how to communicate with this child? So, they were struggling. Tapos, frustrated talaga sila. Until one day, merong isang guro, a local teacher, tinuruan sila yung basic sign language. At nung natutunan nila yun, it opened a world of communication. It opened the world of connection. So yung pamilya, natuto silang makipag-usap gamit yung kanilang mga kamay. Tapos na-realize nila na yung mga puso nila ay nagkakalapit na. So naging magkalapit sila lalo. At itong experience na ito, tinuruan sila ng tunay na pangunawa at naintindihan nila yung connection nila sa isa't isa, na hindi lamang sa nakakarinig sila, connection is not just being able to hear words. It involved the intention to connect, the willingness to learn a new language of the heart. Kaya yung pagkabingi na physical, hindi lang yun yung hadlang sa communication. Sometimes it's our hearts and minds that need to be opened. Yung Ephphatha ay hindi lang para sa mga tainga natin, ito'y para sa mga puso natin na makaunawa tayo, na magmahal tayo tulad ni Jesus. Narinig nyo na yung awiting Sound of Silence dun sa third stanza, no? And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. Sometimes we can listen, or we can hear, but we don't listen. And Ephphatha invites us to listen more. Hilingin natin sa Panginoon na buksan tayo. Buksan yung ating mga tainga sa kanyang salita. Buksan ang ating mga puso sa kanyang pag-ibig. At buksan ang ating mga buhay sa mga taong nasa paligid natin. At tulad ng mga tao doon sa Ebanghelyo, mapupuno tayo ng pagtataka, panggigilalas at pasasalamat, at buong galak natin ipahayag anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. God bless us all.